which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Sabay. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten Son of grace and truth. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong salita. We pray na so we go back to the base, Panginoon, maintindihan namin mga basic, Panginoon, about the Lord Jesus Christ, especially mga titles siya po, Lord, kung saan maintindihan namin ito, Lord, at malinaw dito ma-pervert ng mga kalaban, Panginoon. Maintindihan namin si Kristo ay Panginoon at Diyos at siyang only begotten. I pray kayo pong magpala sa aming pag-aaral. Maraming salamat sa aming guest, mga bago, Panginoon, makuha nito mga fundamentals of the faith. Kaya po malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Makapo na po. Malik yung init na. Title po natin ngayong umaga. Ito po yung part kung naalala nyo yung ating mga series about fundamentals of the faith and then specifics about the Lord Jesus. Naka part 6 na ang diyan nagkakamali. Hindi ko na chinik eh. Tingnan ko nga. Ito yung part 6 na po ito ng sub-series na The Name of Jesus. Or, ang tawag doon is None Other Name po yung title ng series. Okay? So, walang ibang pangalan. Kaya yung pangalan ng Panginoon, napaka-importante kasi sinabi sa Acts 4:12, di ba? For there is no name given among under heaven, given among men, whereby we must be saved. Yung pangalan ng Panginoon, sa ano mas importante, yung salita ng Diyos o yung pangalan niya? Okay, so importante yung pangalan, importante yung salita. Eh, ngayon, pag-usapan natin ngayon, yung title niya, yung pangalan niya, yung salita. Nakita niyo? So, siya yung pinaka-highlight, sabi nga natin, sabi ng Bible, yung sinabi dyan, ang tawag kay Jesus, salita. At yung salita ay Diyos. Pero yung salita din ay nagkatawang tao. So si Jesus yung salita. Tingnan ko lang po yung ano, no? Makita yung series natin eh. Specifics of the Lord Jesus. Yan. So, ang dami na nito. So, tama, part 6 na po ngayon ng None Other Name. So, napaka-importante. Walang ibang pangalan. Again, kaya huwag nyo papangalanan yung anak nyo ng Jesus, ha? So, though dati common name naman po yan sa panahon nila, pero alam na natin ngayon, hindi na. So, nireserve na natin yan kay Jesus. At hindi tayo, siya mismo, no? So, ibig sabihin niyan, Jehovah Savior. Yan ibig sabihin niyan. At wala po actually yung ano ngayon eh. Yung outline ko lang po, mayroon tayong 5 verses about this topic saan pangalan ng Panginoon ay napaka-importante. Naalala niyo po yung mga dati, natapos na natin. Ano yung mga title ni Jesus? Yung last is yung the true vine. And then second to that, the Rock of Offense, Prophet, and then yung marami. So, review lang natin. So, mga titles niya, The Morning Star, Messenger, yun yung mga pang-5, pang-6. Morning Star, yung sabihin, araw po yun, Morning Star. Then Messenger, nag-usapan namin kanina ni Bud, sugo ba si Jesus? O si, ano, manalo? Ako, kahit ako, sinugo rin ako eh. Pero wag mong lalagyan ng ibang title, ibig sabihin niya pagkakasugo mo na hindi naman. Okay? Walang problema dyan. So, sa part 1 natin, ito yung marami. Ano ko lang ha. So the branch, then the chief cornerstone,
So yung branch, yung ibig sabihin ay siya nang sa branch po kasi nanggagaling yung ibang dahon, yung bunga. Kung wala yung branch, bali wala rin yung bunga kasi doon sila nakakapit lang sa branch. So in-illustrate natin ng matagal yun. And then yung chief cornerstone, ganun din, pangunahin siya. Kasi kung wala yung buong building, kung hindi una siya ang inilagay. Siya yung pinakaunang nilagay na foundation. And then nakabase na sa kanya lahat ng other things na ipapatong, isusukatin gamit yung cornerstone as a reference. So, hinalintulad din si Jesus doon. And then yung other two, doon sa part 1 natin, Master and Messiah. So, pero ngayon, kahit 5 verse lang to, napakahalaga po ng topic. The Word. Ba't ganun? Nung bata po ako, bata-bata, para ngayon, at na nalalaman ko si Jesus, ano siya ba yung salita? Anong significance nun siya yung salita? Ano yun? Salita. At nabanggit na natin kanina sa introduction ng Sunday School kanina, lagi nating illustration po yung mga iglesia ng Manalo. Kasi nga, meron silang turo, nakakaiba, at sila lang halos sa panahon natin ngayon, siguro may mga ilan lang. Sa Pilipinas, sila yung pumanintang nagtuturo, si Kristo daw ay tao lang. Kahit malinaw sa Bible na siya ay Diyos, paulit-ulit. Okay? Nabisado ko na pala ito eh. So bakit salita? Ano ba yung salita? Sino dito ang magaling sa anong paborito mong subject? Ano? Ikaw, Edgy. Hindi, sino ang magaling dito? Si ano na lang? Anong top mo ba? Tingin siya sa inyo. May top ka ba? Ikaw, Sandra. Wala, ikaw. Ikaw na lang, Pami. Nabusan tayo ng top dito, ha? Ano paborito mo subject? Anong kukunin mo pala sa ano? ABM? Bakit? Ano paborito mo subject? Math. Math? O, math pala eh. Ikaw ba? Anong paborito mo subject? AP. Ikaw, Jamie? High school. Sige, high school lang. Bukod doon. Ano may mga major subject kahit sa mga bata, eh, di ba? English, science, math. Yung kung dalawa lang, ano pinaka major? English at math. Di ba? Sa mga bata, ganyan po yan kahit sa common, dalawa yung ano eh, main category nila. Na inuuna nila kasi yung mga skills na mabibuild mo doon, gagamitin mo sa iba pang subjects. Ito science kasi parang sa umpisa nga po, identification lang yan ng mga ano eh. Ito yung nangyayari dyan. Pero lahat yan mabibuild sa English, sa math. Pero sa palagay niyo, ano pa yung mas basic dun sa dalawa? Pilipino, yung sabi nun. Okay, Pilipino. Kasi ang pagkakapareho ng Pilipino sa English, pareho silang language. Okay? Ano ba yung language? Actually, yung math ay dinagdag nilang ano yun. Kasi nga, nabibuild yung foundation sa addition muna. And then, pero yung English tsaka language, tsaka Pilipino, basta language, importante yan kasi katulad ng bata, diyan nagkakaalaman daw yun pag mabilis na magkasalita, matalino daw yan. Though again, maraming ano kasi ng katalino eh. So, alam nyo, saan tayo pupunta? Kasi sa Greek. So, ang ito, patahan natin dito, ha. Alam nyo, yung sabihin ng, meron ba ako dito? Wala ako dito. Ang ibig sabihin po ng word, ang Greek, hindi ako back to the Greek, ha, pero para lang magkaintindihan din tayo. Para mas basic pa yung ating, ano. Ibig sabihin daw ng word, kasi maraming Greek sa word. Okay? Kasi ibang pwedeng Greek ng word, this is tinatawag nilang rhema, ibig sabihin ng salita. As in,
per se, ibig salita ko na rin, aso, pusa, building. Yung mismong salita na yun, rema yun. Pero yung ibig sabihin ng salitang yun, ay tinatawag na logos sa English, sa Greek pala, no? At I'm sure now na darating yung logos. Logos, actually. Nadaanan kayo, parang ang ibig sabihin niyan, literally sa Greek is not word but speech, parang ganun. Hindi na diyan tayo. So, gaano ka ba importante ang speech? Alam niyo sa church, may ibang klase ng tao eh, di ba? May professional, may simpleng tao lang. Pero lahat siya may kailangan ng salita. Kaya nga pag pastor ka, preacher ka, hindi natin kailangan napakatalino minsan. May mga ibang preacher po, simple lang eh. Mga aral. Kaya naiintindihan nila, basta maintindihan mo, importante yung salita ng Diyos, ipangaral mo, hindi lahat hahanga sa'yo eh, sa totoo lang. Pero lahat siya may makukuha. Kasi importante yung salita. At alam natin, sabi rin sa Bible, by the word of God, lahat ng bagay daw ay naporma, nagawa, sa pamamagitan lang ng salita ng Diyos. Alam niyo, Genesis 1 and 2. And the Lord said, let there be light. And the Lord said, puro ganun, nagsalita lang siya. Pero hindi lang salita. Ang salita ay napaka-importante. Amen. Dahil lahat ng bagay actually nadi-derive from sa salita. Oo nga, pwede ba magsalita ng let there be money? Hindi ka naman Diyos eh. Yun na magkakaiba, no? Pero, ang gusto ko lang sabihin nito, build up sa ating introduction, yung salita po, hindi yan basta-basta. Eto yung iba naman, ka, puro salita ka naman, puro salita ka lang. Mayroong minsan nag-comment sa ating YouTube, eh, pambira, sabi ko naman, eh, sat-sat na sat-sat. Isip-sipin ko lang, ano gusto sabihin ko? Eh, ako po yung taong hindi ako masat-sat, kasi nga, ano ako eh. Ayoko minsan yan eh. Gusto ko nag-iisip lang. At pag lumabas na sa bibig ko yung ano sasabihin ko, gusto ko importante, may maikinig of course. Kung wala man at least importante, hindi yung sat-sat na sat-sat nga kasi hindi positive yun ha, mga bata. Kasi importante yung salita, i-conserve mo yan. Sabi rin sa Bible, sa Proverbs, kahit daw yung fool, even a fool, if he, sabi doon, when he hold his peace, is counted as wise. Sa Tagalog, pag ikaw hindi ka masatsat, parang nag-observe ka lang ganyan, kala ng tao, kahit hindi ka matalino, kala ng ibang tao matalino ka. Intindihan? So yung salita napaka-importante, hindi rin lagi sinasabi yung sat-sat ka na sat-sat. Kasi may ibang tao ganun. Parang kahapon. Eh kaso bilang pastor mo, sanay na akong nabubudol eh. At pag ano ka, ganun. Sabi ko, ay, nakita ko na tong pattern na to. Biruin mo, gusto niya ngayon na. Hindi ito something na kailangan lang ng tulong. Eh, yung ating, ano, nakashare yun, kaya nakita ni Anne. Sino mga admin dyan sa ating page? Okay? So ngayon, ewan ko, naghahanap na ng ibang ano yun. Mabubudol. Pero yung salita po, dapat marunong tayong gumamit, makinig. Kasi una, hindi ka makakapagsalita ng maayos, hindi ka nakikinig. I-observe mo yan kung paano yan kinukommunicate. Ako gina, ako yan nga, hindi ako magaling magsalita dati. Pero pag nakikinig ako, at lalo na, tama yung pinapakinggan mo. Pag sinungaling yung pinapakinggan mo, ang galing mang bola, kala mo nakabola, gagayahin mo pa, hipokrito yan, kung ano man yan, magagaya mo yan. Nakukuha nyo ba yung ating introduction pa lang tayo ha? Importante ang salita sa buhay natin, lalo na mga tawag sa ating mga kaluluwa tayo eh. Hindi tayo okay yung physical environment natin, physical things, matter. Pero importante po yung salita. Maraming nakukuha at kabaliktaran na nakukuha, napoform at hindi na perform sa salita. At may mga profession pa, puro salita lang. Alam nyo ba yun? Yung sabi nila, pag marketing ka, makinig ha? Sabi nila, kahit mag-fail ka daw sa buhay. Kasi dahil din, meron doon engineer, naging ano lang, salesman na lang eh. Kasi nga, nakita nyo, mabihira, antindi pala nito ha. Pag engineer ka, mahirap din, pero
wala kang dinakita doon. Pero depende. Eh pag nagbebenta ka lang, makabenta ka lang ng ganyan. Sabi nila, kahit sa buhay daw lalo nag-fail ka, hindi ka mawawalang pa rin ng trabaho. Kasi laging may puwang sa sales, sinasabi nila. Totoo naman eh. Kasi sari-sari pwede mo ibenta eh. Kahit kami mga sa IT, binibenta namin sarili namin. Na-realize ko rin dati. Kaya iba, aral lang aral, wag nang uli. Sabihin, ano bang kaya mo? Kahit hindi, sabihin, ito pala yung ano, alam ko. Binibenta mo yung sarili mo. Pwede kang benta ng sasakyan, ng bahay. Salita lang ang puhunan. Di naman. Actually, alamin mo rin dapat yung produkto mo. But still, salita lang. At, so again, huwag yung underestimate, pero pasok na tayo sa pasto. Ganon din minsan, di ba? Alam nyo, may mga pasto, nabuhay, dun lang. Iba naman, di na nag-aaral, nasoba naman. So, pag magaling ka magsalita daw, ano, yun nga, makakabola ka, pero hindi rin dapat. Okay, so nakukuha nyo sana yung nasabi ko, ha? Again, ang kapangyarihan, kahit ano pa yan, pwedeng abusuin, pwede rin gamitin sa tama. So, ang salita, dapat gamitin sa tama, at makapangyarihan yan. Amen? Yes. Sabi sa James naman, ang sabi doon, makapangyarihan daw yung dila. So, obviously, hindi sinabing dila yun. Ibig sabihin, ganun na naman yun, salita. Masaya na nga natin. Introduction lang tayo para, ano tayo, tumutok tayo sa mga next na pag-aaralan natin. Ano ba sinasabi ng Bible sa about the power of the tongue? Nabisado namin ito dati. Natwala. James 4 yun, di ba? No, 3. Okay? Ako na lang, ha? For in many things we offend all, if any man offend not in word, the same is a perfect man, and also able also to bridle the whole body. Ibig sabihin, ang isang bagay daw na especially ang mga tao, even mga Kristiyano, nakaka-offend, sabi dyan, sa salita. Kaya daw pag ikaw hindi ka nakaka-offend sa salita, pamaya parang perfecto ka na, yung sabi dyan eh. So ibig sabihin, ang sinasabi niya, importante yung salita, no? Kaya pag-iingatan mo kung anong sinasabi mo. Kasi yan ay makaka-build up, either makaka-build up yan or makasira. Tuloy natin, kaya sabi dyan, behold, we put bits in horse mouths that they may obey us, and we turn about their whole body. So, unang illustration niya, yung kabayo, lalo kasi dati sa ngayon, kotse na kasi. Pero yung illustration nila dati, ang gamit nila madalas yung kabayo. Malakas yan! Okay, may nag-experiment sa, ano eh, sa YouTube eh. Sabihin ko lang ng konti para mano iba. Kasi, ang lakas talaga ng horse. Pero ang ginawa niya, sinukat niya. Gano ba kalakas ang horsepower? Kasi yung panahon ng mga scientists, nag-invento lang sila ng unit na horsepower. Hindi naman talaga yun ang lakas ng horse. But anyway, to make this long story short, sinukat niya yung horsepower. Lakas! Parang nasa, nakapanood ba yan? Nasa 6 point something horsepower yung isang horse talaga. Okay, so malakas yan ha. Pero, tanong, sino mas malakas, yung tao o yung horse? Kung hatakan lang, kasi sinubukan niya rin eh, ang hina, siya parang nasa 1 point something horsepower din siya. Again, yung unit sa power ah. Pero yung horse nasa 6. Pero tami sabi niyo, mas makapangyarihan pa rin ng tao. Bakit? Kasi matalino tayo. At ang paano natin kinokontrol itong lakas ng horse? Yan nga, hindi natin kailangan horse, alalakas na ng sasakyan eh. Paano daw? Sabi dyan, ang ginagamit lang natin, malakas yung kabayo, pero ginagamit lang natin, o kanan, kanan, kaliwa, kaliwa, anong ginagamit natin? Yung nilalagay natin dito. Okay? Hindi tayo pamilyar dyan, ano? Lahat ang busal ba yan? Basta, nilalagay dito. Okay? Next, yung ship naman. Alam nyo yung ship. O ngayon, may ship pa rin yan eh. So, napakalaki niya, napakabigat. Paano yan lumiliko? Ganon din, may maliit na bagay lang dyan, yung rudder na tinatawag. Doon ngayon, sobrang ganda na ng mga ship, pati yung, hindi lang rudder, pati yung hélice niya, kasama na sa rudder. Nakita niyo ba yan?
Kaya ang bilis niya mag-turn. So kinukumpara dalawang bagay, yung dila o yung salita sa bridal, horse bridal, saka sa radel. So ibig sabihin, kahit maliit daw yung dila mo, ang lakas niyan. Kasi kinukumpara nga yan sa radel tsaka sa radel especially, napapagalaw mo, napapaliko mo yung isang malaking bagay. Nakakuha nyo na. Kaya another, marami pang iano yung tang dito, no? Or yung again, salita po yan. So pwedeng apoy. Alam nyo rin naman ang apoy. Ano nang sa apoy? Malakas ba apoy? So umpisa lang mag-umpisa sa maliit. Pero pag lumaki yan, tuloy-tuloy yan, pwede yan makasunog ng kahit ano, building o ano man yan. And then, kinumpara hindi lang basta kabayo. Ewan ko sino, nakakita na ba kayo ng inaalagaan, Leon? Diba siya, makikita ka dyan, diba? Kasi pag baby pa, pina... So sabi siya, sabi dito, lahat ng hayop na paamo na yan ng tao. Bandang ulit, sabihin niya, pero datang kay no man. Ibig sabihin, kailangang ingatan niyo yung ating sinasabi kasi ang context ni James dito sa negative, eh, no? So balik tayo sa ating topic. So importante yung sinasabi natin, gamitin natin sa tama. Kaya balik tayo sa ating again, title natin, None Other Name, Part 6, Jesus, the Word of God. So kaya ngayon, alala ko kasi nasa ano na ang Exodus ngayon. Ano yung nilagay nila dito sa ano, sa high priest? Sinakala, magaling. Ano yung nilagay nila dito? Si mitre. Ano yung nilagay nila salita? The Lord of Righteousness. Tama ba yan? Eh sa Ezekiel, yung nilagay nila sa temple, ano yun? Sa end ng Ezekiel. The Lord is there. Tingnan ko lang ha. Ito yung mga importante. Mamaya naman yung nakalagay naman sa binti ni Jesus. Tingnan ko lang ha. Ezekiel. Alam mo ba yan? Ezekiel ka eh. Ito yung huling-huling verse na yung sabi. Yan. The Lord is there. And then sa Exodus. The Lord of Righteousness. Tama ba sabi mo? Yung may blue lace, yan. Kita nyo? Forehead. Ano yung nakalagay? Tama ata. The Lord is righteousness ata. Wait lang po ha. Tama ba? Gusto ko malaman eh, para sigurado. Ano yung nakasulat doon? The Lord of Righteousness nga ata. Wala. Ha? Ano nalagay? Ha? Ayan, holiness to the Lord. Yan, sabi ko na, may something strong eh. So bakit sinasabi ito? Kasi yung mga salita, kahit po kayo may isa pang kumpanya ngayon, kahit nga mga churches eh, yung nilalagay na slogan, di ba? Kasi pag inattach mo yung sa pangalan mo, yung mismong idol slogan yan, ito nilagay kasi dito yun. Mas importante yung salita na yun. Nagiging title yun, yung sa temple kanina, The Lord is there. Ibig sabihin, talagang gusto mo, mga sa temple. At hindi ko na ano yung detail na sa temple na yun, pero yung mga ganyan title, napaka-importante kasi sinasabi niyan about kung saan mo siya nilagay.
Ito, nilagay sa ulo nung high priest. Sa mitre niya. Kaya, ngayong umaga, naintindihan natin napaka-importante ng salita, title, ang title ng Panginoon, the Word. So, basta saan ba sinabi yan? Kanina, balikan lang natin, sabi dyan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi rin sa, ito na bang ginanin kanina, and the Word was made flesh, Jesus, yung salita, ginawa siyang laman. Kasi ang Diyos po ay walang laman, okay? Kaya malinaw, si Jesus yan, nung nagkatawang tao siya, bago pa siya magkatawang tao at naging tao, nag-i-exist na siya, doon na siya, buhay na siya, may consciousness na siya. Kaya nung siya ay ginawang tao, laman, una, bago siya maging laman, siya ay Diyos, pero siya ay salita. Ay, malinaw yan. Actually, walang po pantay dito. Pero mamaya, may pa tayong dalawang verse. Tatlo. Ali, dalawa. Hindi, tatlo. First dyan naman. Ganun din yan. In the beginning, sabi doon, that which was in the beginning, ay, basa nyo. Ready, go. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled from the word of life. So meron daw, sa umpisa pa lang andun na. Toto, inaanap ko kanina eh. Anyway, sa panimula, andun na siya. Pero, ito ay ating narinig. Now, kaya itong mga scientists po, obsessed yan sa beginning. At lahat naman tayo, mga bago tayo dito, naalala niyo ba yung mga dati yan dito? Isa sa mga apat na bagay na importanteng pag-usapan, ano yun? Origin, destiny, ano yun, nasa gitna. Meaning and morality. Yan yung mga topic ng tao eh. Pag nagtanong ka dyan, anong gusto mong itanong? Anong gusto mong malaman? Marami kang pwede sabihin, pero pwede may kategorize lagi dyan sa apat na yan. Kasi importante yun, ano mong mabuti at masama? Meaning yun, tsaka morality. Saan ba tayo nagsimula? Kung hindi mo alam kung saan nagsimula, hindi mo rin alam kung saan ka pupunta. At ganun din, kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, malabo yung pinagmulan mo. Magka, ano po yan eh. So sa gitna, meaning and morality, para sa ba yung buhay? Yan. So pero si Jesus, sabi dito, kaya dapat gusto natin, maintindihan natin, marinig. Diba? Kaya sabi nito, narinig natin ang Panginoon eh. At yung mga bagay na patungkol sa Kanya, pero hindi lang yon. Sabi dito, which we have looked upon. So ibig sabihin, yung salita na yon, hindi lang forever na pinagkwentuhan lang. Ang maganda kay Jesus, nakita mismo natin. Amen? Sila, especially sila. Yung pagkatao ng Panginoon, siya ay nagkatawang tao. And therefore, tayo naman ay nakita niya, nasaksihan. At hindi lang yon. Ano pa nangyari, especially itong sina John, sina Peter. Naalala niyo, si Jesus ay na-resurrect ulit. Anong ginawa niya sa kanila? Lalo si, yung di naniniwala, si Thomas. Kasi si Jesus daw, nabuhay magmuli. Hindi naman ata. Gusto ko muna siya mahawakan. Nabalitaan mo lang, hindi. Mas maganda, mahawakan mo. And sinabi dito ni John, lahat nangyari yung kay Jesus. Amen. Sa kanila, especially mga disipulo. Una, narinig nila, naintindihan nila, nakita nila mag-pray si Jesus, and then nasaksihan nila, and then nahawakan pa nila. Pero bandang huli, sabihin dito, ano, the word of life which is Jesus. So napakaimportante ng salita. Pwede mong nalala niyo yung parang na-formulate yung salita, no? Kasi nung pinag-aaral ang mga bagay nito, yung problema pala ng isang tao, minsan, ng tao, pwede mong i-summarize sa isang tanong. Ganun po yan eh, kahit may sakit ka, anong lunas? Yun lang pwede mong itanong minsan eh. Kung alam mo yung sagot sa tanong na yun, yung problema mo ngayon, ano? Mare-resolve. So sana nakakuha natin ibig sabihin at kahalagahan ng salita. At
Tingnan rin natin sa Psalms 139:1-39. Yung lagi natin kinokot, hindi ko kabisado, pero sabi doon, Thou hast magnified Thy word above all Thy name. Ano ba yun? Ah, 39 ba? 139. Magnify. Para lang po makuha natin yung pinagsasabihan dito. Magnify. Yan, sorry. 138 pala. Okay, sabi dyan, I will worship toward Thy holy temple and praise Thy name. So, importante lagi yung pangalan mo, di ba? At kasi yung pangalan, nire-represent ikaw. Okay, pag narinig mo. Kaya iba ganyan eh. Yung mga advertise, parinig mo lang yung pangalan nila. Importante na sa kanila yung kasi makikilala sila about sa pamamagitan, sorry, ng kanilang pangalan. Anong pangalan ng church nyo? Yan. Discerning word, kaya pinili ko talaga yan. Medyo unique yan. Amen? Kaya pag nakilala yan, i-type lang yan, kilala agad, kita agad eh. So, yun din yun. Yung pangalan especially natin, nilolook up yan. Sino ba yung, ano, DM Sherwin na yan? Pangalan pala yun. So, ang nirepresent doon, ikaw. So, importante ba yung pangalan mo? Kaya sabi dito, lalo importante yung pangalan ng Diyos. Pero again, sabi dito, pero ang Diyos daw, For Thou hast magnified Thy word above all Thy name. Kung mas importante yung salita ng Diyos kaysa sa kanyang pangalan. Parang kahit ako, kunwari, yung iba kasi gusto magpasikat, pinapasikat yung pangalan. Pero ako, wala na akong pakialam, hindi mo ako kilala, pero yung mga bagay na pinapahalagaan ko, for example, yung kwentuhan namin kanina ni Kuya Edgy, yung usapan namin yung baptis eh. Alam mo, baptist, hindi yung pakitang ano eh, ewan eh. Doon kaya minsan nag-aalala ako, pag ibang baptist, ipapasikat. So, mamatay ka rin eh. Importante siguro duhin mo, yung ating pinaninindigan, pinapangaral, yun ang mapangaral ng gusto, makilala. Eh, problema nga yun, baka ang gagawin, nanakawin eh, ganun yung mga ginagawa niya mga yan eh. The originally, talagang baptist yung once save, always save, ituturo din nila yan, and then sa kanila, babaguhin, dadagdag. Kaya importante yung pangalan para ma-identify. Kaya tayo, explain ko lang para sa bago kasi. Ba't nilalagay natin yan? King James only. Fundamental, independent, soul winning. Para yung mga tao naghahanap at medyo may background ng ano ba yung baptist at marami na rin baptist ngayon na kalat-kalat na rin, iba-iba na rin. Nilalagay natin ganyan para matukoy agad nila ay ito yung tamang church. Kasi nag-soul winning pa, importante yun eh. Ibang baptist, wala na soul winning. Anong ginawa nila? Nag-wander off na yon. Ibig sabihin, naligaw na yon. Ganon din, King James. Importante yung Bible mo, isa lang. At tama, walang mali. Ganon lahat ng baptist dati, pero ngayon, nag-wander off na rin iba. Importante din po yung dalawa. Okay. So kaya ang ginagawa natin ngayon, hindi tayo masyadong papasikat, pero at least, siguraduhin natin yung ating pinapanindigan, tinuturo, yun ang may taas. Hindi ba alin na, sino mga pastor na yun? Nag-soul winning dito. Hindi ko na maalala. Anong church yun? Pero hindi ko makakalimutan yung pinili sa akin. Mas maganda na yun. Amen? Amen. Kahit gayahin pa ng iba, at least gayahin nila yung tama. Kaya, sabi dito, pinapahalaga. At pag sinabi magnify po, ito yung magnify. Tinataas. Or dinadakila. Parang ganun, no? Itinataas. So, tinataas na yung Diyos ang kanyang salita. Itaas din natin salita niya. Amen? At kaya lahat ng ginagawa niya, kinakabisado natin yung Bible. Hindi, kailangan kabisaduhin niya. Basahin mo na lang. Pero, lalong na itataas yung salita niya kasi minamahal mo, inaalam mo, inaalam mo yung ibig sabihin. And then, uulitin mo pa. Kakabisaduhin mo pa. Amen, friends? Hindi sayang ang utak mo sa pagkabisado. Kung manghihinayang na yan. Makakalimutan ko rin yun. Huwag mong kalimutan.
ibang magaling mag-memorize ang ginagawa nila every... Ay, nakabisado nyo na yung ano nyo ngayon, di ba? Ilang version? 5. I-quote nyo ulit yan. Kunwari, lagpas na tayo dyan. I-quote nyo ulit. Subukan nyo. Lalong mananatili sa puso at isipan nyo. Ganun po yan. Bata ta kaya ibang mga verse, talagang abisado ko na kasi bukod sa pinocote, madalas kinocote, alam ko ibig sabihin, kahit pagbalibalik ta rin mo, alam mo na eh. Importante yan, salita ng Diyos. Okay, tuloy natin ha. So again, the Word, si Jesus, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa 14, yung sinabi. So balik tayo sa John 1:1. That in the beginning, which we have seen, heard, handled, the word of life. Biglang sasabihin po rin sa 5:7, controversial na verse po ito kasi gustong-gustong sirahin ng demonyo. Marami pong version na wala na nito. Kung ilalagay man nila, iibahin. Kesyo yung verse daw na to, wala daw sa original, ganyan, ganyan, ganyan. E tingyo, napaka-importante na kasi sabi dito, may tatlo daw na be-record in heaven. Yung sabi, parang nagre-record. Pag sinabi yung be-record, ganito po yan. Parang si, sinong taga-record natin? Saul Winnick, si Pame. Pero, importante itong record kasi kahit wala na si Pame, may pwede pa mag-continue, di ba? Nilalagay nga rin dito. Yung sabi ng be-record, nagdadala bear, record is naka-record. So, kaya nga po yung ibang mga anong ginagawa nila sa sarili na pangalan nila at kumpanya nila. Ang ginagawa nila, sinusulat nila sa bato, di ba? Iba? Pag alam nila, importante. Kasi mawala man lahat, nakalagay dyan, no, para saan tong lugar na to. O kaya tong building na to, ganyan. Sinusulat nila para hindi mabura. Ano sabi salita ng Diyos? So tatlo daw ang nag-record at nagdadala at hindi lang sa lupa, sa langit. O siyempre, ang una, ang Father, ang Diyos, Ama. Lagpas natin na sa gitna. Ano na sa dulo? Holy Ghost. So again, Spirito ng Diyos yan. So sila yung pinaka-importanting persona sa buong mundo kasi sila yung nagsasabi ano yung totoo at hindi. Kaya sabi dito, alam na natin yun, Father, Son, and Holy Spirit yun eh. Bakit dito Word? Kaya tayo yun. So, ibig sabihin, importante talaga si Jesus, ang pagkakilala sa Kanya is the Word. Okay? Ulit-ulit yan, marami mga church ngayon, ganyan nga, the Word of God, the God. Well, the Word. Kasi importante nga. At ang nire-represent ng Word, yung Logos, yung ibig sabihin ng salita. Kaya, bago tayo sa ating huling verse, ano yung, para malaman din ng mga bago, no? Anong tawag natin sa other meaning or other tawag sa Bible, sabi nila, yung Bible is, it doesn't contain the Word of God. Okay? Kasi iba, ganun lang kababaw eh. Yung Bible, may salita ng Diyos dyan, yung iba dyan, hindi na masyado importante. Okay, tayo mga Baptist, hindi lang ito contain the Word of God. This is the Word of God. Tandaan nyo po yan ha. Kahit po yan yung ano to. Ginagawa kong big deal to. Kasi mag naitindihan nyo, ito mismo yung salita ng Diyos. Eh basta may salita ni Satanas dyan ha. Kasama yun. Kahit yung negative, parang kunin mo sa context ha. Obviously, salita ni Satanas yun, sinabi niya. Pero, pag inintindi mo in context, kasama yun sa salita ng Diyos. Talaga sinadya ng Diyos na ilagay dito yung salita ni Satanas, hindi para sundin ha. Para maintindihan natin gaano siya katuso, gaano siya manluloko. Kaya ngayon, kailangan talaga kompleto to. Hindi, walang kwenta yung salita ng Diyos kung isa-isa lang, parang ano lang yan, parang Proverbs na maganda rin. Kaso, kailangan maintindihan mo buo to. Maintindihan nyo ba? Kaya again, tayo sa mga practice natin, binabasa natin yung cover to cover, hindi natin wala akong magawa ngayon, magbabasa nga ako ng Bible. Gusto ko yung ano lang, parang awit lang. Hindi kompleto yan, malilito ka dyan. Lahat dapat basahin, hanggat kaya. And then, ako mismo dito, in-interpret, tinuturo natin yan, as a whole. Because this is the Word of God. Amen. Ito mismo yung kabuuan. Okay?
another thing, ah. Kunwari, ganito, mayroon akong inuto sa aking asawa. Anay, yung anak mo, turuan mong ganito, ganyan, ganyan. Okay? Huwag ganyan, ah. Huwag mong ganyan. Pero ito yung gawin mo. At dapat maintindihan nila ito. At pag, di ang dami ko sinabi. Okay? So, ngayon, paano yung pag pinili lang niya yung sasabihin niya? Paano yun? May mga instruction na sobrang importante, dapat kumpleto at naintindihan. Iba, gusto gawing simple na masyado yung mga bagay-bagay, nagkulang naman. Basta yung mga bata, basta mabuhay, masaya sila, okay na. Ganyan yung mga, ano, mga tao minsan eh. Gusto naman talaga natin lahat simple lang, aso, minsan ang buhay, hindi ganun kasimple. Lalo tayo yung mga binibigyan tayo instruction ng salita ng Diyos, at ng Diyos mismo, tayo mismo din naman tayo simpleng being eh. Sabi nga ng mga scientists, grabe yung pagkaagawa sa atin. Nagkakasakit tayo, pero ginagamot natin yung sarili natin. Alam nyo ba yon? Yung doktor, tinutulungan ka lang niya paano ka gamot yung sarili mo eh. Pag may binigay na gamot yan, yung gamot na yan, madalas na hindi, ang ginagamot lang na yung symptoms. Later, yung katawan mo, tutulungan niya lang na gamotin yung sarili niya. Kaya karamihan ng sakit mo, ganyan lang. Pahinga, tubig, exercise. Depende ha, minsan kailangan pahinga talaga. Ganun po yan. Kasi yung katawan natin, sobrang ganda ng pagkagawa ng Diyos. Siya mismo, ginagamot niya yung sarili niya. Alam niyo ba yon? So ngayon, kung komplikado yung ating pagkagawa sa atin, ba't mo na-expect na maging ganun kasimple yung buhay? Amen? Kaya maganda yan, mga bata, di ba may magulang kayo, yun ang ideal perfect setup ng pamilya, ng buhay niyo. Huwag kayong aalis agad sa pamilya niyo, hindi ka pa nagabayan, hindi mo pa kakaya yung sarili mo. Normal yan, ang pamilya, magkakasama yan, huwag kang mainip. Amen? Amen? Kailangan mo yan, habang lumalaki ka, kahit ang talino mo na sa palagay mo, di ba? Pansinin mo yung ibang nahiwalay ng ano, sa magulang, nasabihin nila sa iyo yan. Minsan parang may mga hindi kompleto yung buhay nila, may mga hindi sila natutunan, na sana natutunan nila kung lumaki lang sila at then sinend off sila ng kanyang pamilya sa magandang pagkakataon, no? Either yun yan, pag mag-aasawa ka na, lalo sa babae. Huwag tayo napunta doon. Kasi nga, salita ng Diyos, yan, yung mga salita, hindi ko na alam kung saan tayo nag... Saan? Sa? Sa Word. O, yun nga. Kaya ba tayo na lumayo doon? Sino mga... Okay. Dahil ayun, yung komplikado tayo, di ba? Bakit ba't laging inaano ng salita ng Diyos? Importante. Sabi din sa Bible, basahin mo yan. Araw-araw, lalo pag hari ka. Kasi pag hari ka, masyadong malaking effect ng mga pagdesisyon mo sa buhay. Sa buong kinasasakupan mo eh. Ganun yun eh. Kaya sabi sa Bible, lahat tayo dapat magbasa niya, pero lalo yung paghari ka. Alam nyo ba na lahat tayo, sabi sa Bible, mga hari tayo, mga reyna, mga anak ng Diyos, kasi siya ay Diyos eh. Siya ang hari ng mga hari. Ano yung anak niya? So, kaya dapat ganun din, pasto hindi naman ako hari eh. Basahin mo pa rin, hari ka rin eh. Dahil anak ka ng hari. Amen? So, ang hirap, alam nyo kayo mga pag fundamental na lang, hirap i-ano na. So kaya, ang gusto ko na sabihin dito, ang Panginoong Jesus, ang salita ng Diyos, so ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-minimize ang salita ng Diyos. Kasi sabi mo, sinasamba mo siya, hindi mo alam yung salita ng Diyos, or hindi mo masyadong pinapahalagaan. Ano yung sabihin nun? Kung siya nga yung salita ng Diyos eh, kung tinanggap mo siya, obviously yung fundamental lang tinanggap mo, di ba, yung mga bagong Kristiyano, pero may mga ano pa yan, may mga kasunod dyan para lalo kang lumago. Kaya lalo yung pag-attend. Sa palagi mo, kaya mo lumago sa pananampalataya, mag-isa ka lang. Magbabasa lang ang Bible, pastor. Kaso may mga bagay na mas mabilis pag sinubo na lang sa'yo. Amen? Kaya minsan, anak kong isa, minsan ang hinang kumain, eh nanay niya, alam niya, kailangan itong kumain. No? Sige, ayaw mong kumain. No? Susubuan na lang kita. Kaya kahit kaya mo na sumubo, di ba? Ganon din tayo minsan dito. Bakit kailangan ko pa mag-twist ng ganito? Eh, pwede ka naman magbasa ng sarili mo. Kasi iba, mahina. Hindi alam exactly paano pa pagsubo niyan. Di ba nakikita ng baby na susubo lang yung ano, di gaganon pa. Hindi pa marunong eh.
Pero habang lumalaki ka, nas ganun pala yung para wala masasayang. Na? So, subo na subo, aral lang aral, salita ng Diyos, yung tama. Kasi yung salita pala ng Diyos, si Jesus mismo yun. So, hindi lang siya basta, ano kasi persona eh. Papansin mo, si Paul, ganun din. Ano sabi niya? That I may know Him in the power of resurrection. Eh, matagal lang si Jesus ay namatay, nabuhay magmuli. Pero ba't siya sinasabing that I may know Him? Sabi, kilala niya, pero gusto niya pang makilala ng gusto. Amen? Amen. Ganun po tayo. Tapusin ko na lang sa Revelation, pero again, balikan natin yung ating mensahe. Kung siya ang salita ng Diyos, anong gagawin natin sa Kanya? Ito pa, medyo secret to, pero hindi na secret. Dinidescribe si Jesus, Revelation 19, yan daw yung second coming para sa mga pre-pre. Pero actually, hindi na second coming yan, no? Mga third na yan. Eh. Basta siya ay dumating at siya ay kakalabanin niya, gagapin niya yung mga kaaway, no? Pero anyway, nung siya ay dumarating, alala ko na lang tuloy yung mga pag sa boxing mo, wrestling, di ba? Pag ini-introduce siya, ano meron? Nunod ba kayo nun? In the ring corner! Eh, lalo pag wrestling kasi palabas talaga yun. Hindi ba niya magsasayaw-sayaw pa, di ba? May music pa sila. Ini-introduce sila kasi yung mga mahilig mag-manood, uy, lalaban na to. Ito, nakita mo naman, gaganon-ganon pa. So, may pangalan. At meron pang bansag yan. Ano si Pac-Man? Yun na yun, Pac-Man, no? Sino yung mga magandang title sa boxing? The Flash! Donaire! Ano ba? Ano ba yan? The Terrible! Sino yun? Si Mike Tyson, ano ba yun? The Iron! Eh? Iron, Mike Tyson. Ano ba? Wala kayong alam sa boxing? Ha? Ako din eh. Ha? Wala tayong alam. Ano? Ang pambansang kamao! Money! Pac-Man Pacquiao! Pacquiao! Ganun pa yung ano eh. Ba't ginaganun pa? Kasi nga, excited ka na sa labanan eh. Alam si Jesus, mayroon doon siyang title. Okay? Bumukas ang langit. Nakasakay sa puting kabayo. Ang pangalan niya, Faithful and True. O isa yun. And in righteousness, He doth judge and make war. Ang kanyang matay, nag-aapoy, marami siyang crown. Pero meron siyang pangalan nang wala nakakaalam. So, yung sabihin ito, parang, alam niyo na, ano ba yung, bakit minsan may sinesekreto tayo? Minsan, kasi hindi pinapaalam sa common people, di ba? Parang ganon. Pero siya yun eh. Lalo yung mga tao may mga secret identity, di ba? Alam nyo yun? Ba't tinatago pa nila yun? Eh, kasi nga, privilege yung nakakaalam nun. Yan. Okay? So dito, ganun din si Jesus, pero mamaya malalaman natin lahat eh. Pero hindi nakikinig, hindi malalaman. So meron siyang damit. Ang kanyang damit ay parang nilubog daw sa dugo. Parang di maganda yun. Pero, again, may meaning to eh. Sino ba yung dugo-dugo nung siya pinatay? Si Jesus, di ba? Kaya pero sabi niya, and His name is called the Word of God. So again, hindi po ito something na yung sa John 1, sa 1 John 1, hindi nagkataon lang to. Ito, nire-reveal na talaga kung sino si Jesus at ang pangalan niya ay Word of God. So sana sa haba ng introduction natin, Word of God lang. Maganda ba yun? Ang pangalan mo, Word of God? Huwag nyo i-ano sa inyo, sarili nyo yun, ha? Si Jesus lang yun. Imagine nyo itong, sino nakabasa nito? Sa haba po nito, ang daming aral dito, amen? Maganda, iba, maganda, makapangyarihan, matalino. May mga prinsipyo dito pag naintindihan mo, hindi ka lang yayaman. Lagpas-lagpas pa. Sa yaman, iwanan natin yan eh. So pero ito, pag isuma total mo to,
tapos ikaw yun, gano'ng kakatindi nun? Kaya sabi rin natin lagi, no, ang pinaka-tema sa aming pinag-aaralan sa Bible School, pero kahit dito, sabi ko na sa inyo, sinong bida sa buong Bible? Si Abraham po. Minsan, bida rin siya dyan, pero ang pinaka-pinaka si Jesus. Amen? Yeah. Yun yung kaya, walang tema dito, walang page dito na hindi kasama si Jesus. Yeah. Wag na wag niyong mahayaan kasi marami nagtuturo dyan eh. Sa New Testament lang yan eh. Noong Old Testament, yung Ama. Eh kaso nga kasama nga raw ng Jesus yung Ama eh, sa panimula eh. Amen? Huwag kayo yung papayag. Binag-usapan namin kanina ni Kuya Eji. Ang kulto, madalas ganyan. Mini-minimize nila si Jesus. Yung mga SDA, sabi nila, maliit na Diyos din siya, pero maliit na Diyos. Mas malakas ang Father, si Jesus, yan lang siya. Medyo, alang ha. Hindi siya Diyos, yun ba? Hindi siya Diyos. Kasi siya, tao lang. Mini-minimize si Jesus. Yung pinag-aaral natin ngayon, anong ginagawa natin? Wala nang titindi pa sa Kanya. At pag naitataas si Jesus, actually natataas din yung Ama kasi sila ay isa. May pagkakaiba sila, pero nagkakaisa sila. Parang ako, kunwari, si Stephen ay kunwari lang. Alam mo, sabi niya, sobrang talino ng Stephen, alam mo. Anong gusto mo? Nakita ko sa YouTube, Mira, yung sobrang genius niya, pero laro lang yun. Alam niyo yung Rubik's Cube? Bukod sa mabilis, ang ginawa niya, tatlo. Sabay-sabaw. At hindi lang sabay-sabaw, hindi lang sabay-sabay. Binubuo niya yun habang, totoo ba to? Mga addict na talaga yun, no? Eh, paano kung anak mo yun? O yung anak, sinong tatay yan? Galing yun, ha? Di ba, pag magaling yung anak mo, magaling yung kamag-anak mo, kahit paano, madadamay ka na dun, eh. No, mag-iingat tayo dyan, ha? Kasi iba-iba yung tao, pero ang gusto ko sabihin dito, yung ang Diyos, pag naitaas yung isa, naitataas lahat. Lalo si Jesus. Kasi siya rin pala yung hinamak eh. Alam nyo na si Jesus, ginawa sa kanya, di ba? Hanggang ngayon po yung mga Hudyo, hinahamak siya. Meron sa mga literature nila, sinasabi si Jesus daw, nasa impyerno daw. Alam nyo ba yon yung mga Hudyo? Sa Talmud. Yun ang sabi kay Jesus. Kaya never kayong makikisa sa mga Hudyo. Baka hindi mo alam yung nagsasabi mo. Hindi mo alam na kalaban ng Christianity yan. Okay? Ganun daw si Jesus, nasa impyerno daw. So never, kung may gagawin ka sa buhay mo, mga Kristiyano, huwag lang itaas lang yung salita ng Diyos, itaas yung Christianity. Christianity, ano eh? Eh, naidamay na rin yung mga kulto dyan eh. Yung Katoliko, Christianity rin daw yan eh. Huwag mo itaas yung Christianity, itaas mo si Jesus mismo, amen? Amen. At paano ng best na magagawa yun? Sige nga, eh yung mga pastor, wala tayo dito mga Jesus, Jesus. Eh magaling pala yung mga charismatic, tsaka yung mga kasi sila pag Jesus, ganyan pa yun, oh. Yung mga nakikinig, pastor, pag nakinig ko doon, wow, ano si Jesus na rin ako, kahit hindi. Anong ginagawa natin? Napansin nyo ba? Anong ginagawa natin? Tinataas natin salita ng Diyos. Kasi doon siya may tataas, kasi siya nga yun eh. Hindi tayo nang sabi nila, hypnotize dyan na Jesus daw, Jesus. Ang ginagawa natin, pinapangaral natin si Jesus, yung sinabi niya, yung utak niya, ano yung gusto niya. Maliit pa yan, tinuturuan na natin. Mga matanda na yan, inapakilala pa natin lalo sa Panginoon ang salita niya. Hindi lang basta, alam mo ba si Jesus? Isa panahon natin ngayon, sikat na si Jesus eh. Ang dapat sumikat yung sinasabi niya. Ang dapat sumikat yung gusto niya. Paano natin sisikat yung gusto niya? Pangaral mo, una alamin mo. Ano ang pinaka-message natin dito? Siya ang Word. At alam niyo na ang Word. Again, ito, napakahaba. Pwede ba sabihin sa mga tao, basahin niya? Pwede, kaso basahin ba nila? Lalo, pag nilalayo sila ng satanas dito. Marami ang klase ng Bible. Anong babasahin natin? Diba? Nag-iusapan lang ganun. Iglesia ni Manalo, ang dami nilang Bible. Ano ba talaga dyan? Wala na, lalayo na sila sa katotohanan. Malilito yung tao. Ba't kanina binasa mo sa version 1, ngayon sa version 2? Eh kasi mali dito eh. Sandali, salita ng Diyos may mali. Kaya ito, big deal po sa atin to. Binigyan tayo ng Diyos ng perfect na isang Bible sa English na tayo naman, hindi na tayo iba sa English. Amen? Ang dali lang talaga lugin yun.
So, ano yung pangalan ng Panginoon? Ano yung mga kanina? Yung iba, messenger, the branch, the morning star, the prophet, chief cornerstone. Napakaganda na pinito yung pinaka, ano natin, amen? Pinaka finale. Siya yung salita ng Diyos. So again, ang salita, kailangan intindihin po, okay? So alam ko yung mga bata, misa pinapamemorize natin ng salita ng Diyos na hindi naintindihan. Pero later nga, masanay sila, at di sila masanay lang sa salita lang, kasi ginagawa natin, pinipreach natin eh. Ina-expound natin yung salita ng Diyos. So kahit bata, matanda, pag naintindihan mo, ganun pala ang ibig sabihin ng Diyos, at ganun pala ang gusto niya, naku, napaka-importante nun. At sa mga nakikita mo ngayon dito, mga nag-preach, hiyaman pa, hindi sila ligtas, maawa ka dyan, hindi ka dyan nahanga, ang laki nun, church nila, ang dami nila, pare-pareho silang naloko dun. Doon mga nagsundo kami kanina sa, ano, no? Yung Catholic dun, ang daming tao, nakaganyan pa sila, ganun din kami dati. Pumupunta kami doon, hindi dahil kami ligtas, hindi dahil ano wala, na-hypnotize lang kami doon eh. Feeling natin mga Pilipino, lahat tayo kailangan ng religion, yung mga Muslim, dito sa Pilipinas, Katoliko, hindi rin. Intindihin mo exactly ano yung gusto ng Diyos na sinasabi mo, niyasamba mo. Hindi yung sunod-sunod ka, hindi mo naitindihan. Kaya ang ganda po ng pangalan ng Panginoon, the Word. Intindihin mo, alamin mo, walang ano dito, walang pagkukulangan dito. Sabihin, kabisado ko na salita ng, hindi pa rin. Kaya misa kami mga pastor, nag-uusap pa rin kami. Hindi pa rin namin ma, ang tawag dito, exhaust. Ayun sa English, ano sabihin sa Tagalog, exhaust. Kasi nakuha mo na lahat ng kailangan mo maintindihan. Walang ganun. Habang tayo nabubuhay pa. Ngayon naman kami mga pastor, kahit may naintindihan na kami, ang mahirap naman dyan, ipangaral. Ang hirap nun, pwedeng, kahit sinabi mo rin, hindi naman maintindihan lahat yan eh. At in a way, naiintindihan, next week na naman, parang hindi. Hindi na naman ganado yung mga tao. Kaya napakahirap po. Pero, it's worth it. Amen? So, hanggang ano naman tayo, hanggang mamatay naman tayo, that even sa bilang buhay, salita pa rin ng Diyos. Kaya huwag kayong manghihinayang. Amen? Naaralin, mahalin, salita ng Diyos. I-relate nyo lagi yan kung ano yung inisip ni Jesus, malamang kaya niya ginawa to, sinabi to. At ito, kinontra niya. Ito naman ay binus niya. Alamin mo lahat yun sa salita ng Diyos. Kaya dati po, nung ang bagong pastor ako, parang feeling ko nun, parang kung magpipreach ka ng dalawang beses sa isang sa linggo, Wednesday pa, Thursday, dati iniisip ko, pambilang, mauubusan nata ako ng sasabihin. Pero ngayon, baliktad na. Sa kapal nito, inaaral ko pa, nakikinig pa rin ako minsan sa ibang bastong. Inaaral pa rin, aral, basa. Wala itong katapusan. Kahit anong tanda mo pa. Amen? So kaya, absent na kayo, ganun ba? Basta, wala nang makukuha eh. Ako nga, minsan di ko alam. Pag iniisip ko lagi kayo, ano kaya yung naintindihan itong ilang taon na to, ito, ilang buwan na, ano kaya kailangan niya? Hindi ako ano, para akong tulala eh. Nagko-compute lang ako sa utak ko. At ano, may meron tayong nasubukan tayo, di ba? Alam mo, nakikinig yun eh. Ano pa yung kulang ko? Yun ang iniisip ko madalas. Kahit sa mga anak ko. Kaya tulungan tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Si Jesus kasi dapat itaas nyo lagi. Yan lang yan dyan na tayo magkakatalo eh. Hindi lang sa pangalan, no? Ilalagay ko yung bag ko, di ba? Team Jesus. Okay na sa iyo kasi ano, nakita ka ng tao na gano'n. Hindi, alamin mo yung gusto niya. Pwede ba yun? Ilang siya sabi siya, soul winning. Napakahirap niyan, minsan. Pero pwede rin maging madali. Practicein mo lagi, sumama ka lagi. Mahirap yan ngayon, pero pag nasanay ka na, paano mo yung hirap? Yung kaluluwa ng tao, isa lang yan, halos. At least pag-uumpisaan yan, isa lang yan. Kung sabihing, may magkakaiba yan, iba philosopher, pero still, kailangan lang nilang malaman yon. Sila yung makasalanan, impyerno, upuntaan lahat ng tao. Pero salamat sa Panginoon, minahal niya tayo, nagumawa siya ng paraan, salim tayo mapunta sa impyerno, si Jesus yung pinarosahan para sa atin sa cross, pero nang buhay siya magmuli, solve na ang problema natin. Pero kailangan natin tanggapin yun. Amen? Doon nagkakahirapan.
Eh iba nga, umpisa pa lang, eh, umaalis na eh, umaayaw na eh. Kaya kailangan natin consistency, kailangan natin pag-ibig sa kaluluwa. Yan, dito muna, sa salita muna ng Diyos, yan muna ang mahalin mo. Okay, di pa ako tapos. Kahapon mo, kaya nahihirapan kami, no? Kulang kami sa pwesa kahapon eh. Eh iba, matampuhin pang ewan. Ina-encourage natin itong mga to, parang wala tayong kabuhay-buhay. O paano yan? Ay, makukuha na sa preaching lahat yan eh. Pero mas maganda kahit sa awitan. Amen? Amen. Doon pala sa awitan, maayos na. Eh, mga bago yun eh. Iba nga doon, parang nahihirapan magbasa pa ng lyrics eh. So tulungan natin siya. Masaya tayo sa ginagawa natin. Minsan, sablay-sablay yung ano, timing. Isalim na tuloy-tuloy na yung ano. Ano daw? So ginagawa natin kaya yung mga simpleng ano yan, sibay-sibad. Huwag kayong tatama rin dyan. Wala tayong ginagawa sa church na hindi importante. Amen. Pag ginawa natin yan, kasama sa program yan, sa policy natin, importante yan. Kaya mamaya, may fellowship tayo, importante rin yan. Lahat po yan, tingnan ko ano yung kailangan natin para ma-develop tayo lahat. At hindi rin dapat tayo ma-segue o malayo sa importante. Kaya again ha, pag may soul winning ano, schedule, siguraduhin mo kasama ka na kasi hindi naman lagi meron yan. Ngayon, focus nga tayo dun pag ano eh. Alamat nga, siguro ano, napuntahan. E isa daw, tumanggi, di ba? Kaya nakakalungkot eh, no? May sakit na nga eh. Ganun po kasi ang ano, religion eh. Tanas talagang tinaniman yung iba kahit po yung mga ibang kilala natin. Ano, share lang ka para maligtas ka. Yung palang dapat tatalong ka na dun eh. Uy, ako! Ano yung ginagawa nyo dyan? Pero ngayon, dami. Ano ginagawa nila dun? Ay, Bible yun. Grabe yung atake ngayon. Kaya kung lingkod ka ng Diyos, huwag kang panghinaan. Amen. Minsan, tayo na lang yung pag-asa nila eh. Amen. Kahit mga Baptist ka, tinatamad na, napofocus sa ibang bagay. Puro programa, puro palabas, nakakatulong, pero hindi pa rin yung pinaka-importante. Amen? Amen. Ang pangalan ng Jesus, the Word of God. Hindi mo pwede paghiwalayin niya, pangalan niya nga daw yun eh. Titulo niya na nga, at tinaas pa ng Diyos yung kanyang salita sa kanyang pangalan. Eh, pangalan niya rin yun. Inapuro yun na dapat atupagin. Hindi naman lagi, pero still, ibase natin yung ating buhay sa salita ng Diyos. Amen? Never, kung sakali man natetempt kayo, ang hirap mag-church, ang soul winning, nakakatamad, magkabisado, yan na naman yan. Really? Pag medyo nakukol niya ka na salita ng Diyos, isipin mo, bakit? Huwag mo isipin na nakukol niya kayo, alam mo na, really? Alam mo na. Ganyan yung atake ng kao, kaya yung pag dinidispice tayo, pag nag-solve, alam mo na yan, nasabihin yun eh. Pero alam mo hindi. Alam mong hindi niya alam. Kaya kala lang niya alam niya, kasi kala niya alam niya, pero actually hindi. So ganun din kaya, pag natetem kayong ayaw niya mag-church kayo, kasi hindi importante, kasi nag-church na ako last month or something. May mga makukuha kayo, ako mismo, yung mga topics natin, hindi ko nang kayang mag-isa-isayin lahat yan eh. Kaya ang ganda ngayon, mayroon tayong bisita exactly. Tapos tuloy tayo sa fundamentals. Diba? Ngayon, kaya sana naitindihan natin, again, taas natin ang pangalan ng Panginoon, salita niya, si Jesus mismo, kilalanin niyo siya lalo, bakit niya ginawa yung mga bagay na yan. Amen? Pag nagbabasa kayo ng Bible, huwag kayong mamili. Okay lang yung minsan-minsan, gusto mo mamili. Pero, isama mo sa programa mo yung may balak ka na mabasa lahat. Yung gusto ko sabihin doon. Kasi nga, ito pala yung Word of God. At ang bida niya si Jesus. Walang page niya na hindi bida si Jesus. Amen? Let's pray. Panginoon, salamat sa inyong mga salita. I pray na nawa, nakita namin, nakuha namin itong fundamental basic message, Panginoon, about your Word, about Jesus, about the Son of God, about the Word of God. I pray na kayo pong mataas lagi sa aming buhay, Panginoon. May mga time na yes, na may naluloko, Panginoon, na isipin na hindi masyadong mahalaga, salita lang yan. Nawa, nakita namin na hindi dilalang ang salita, especially kayo. Ang lalo ng iyong salita, Panginoon, ang Bible ay hindi lang just another book. Si Jesus ay not just another religious leader, Panginoon. Makita namin ang buhay na pagpatatin nito, Lord. Alamin namin, may mga hindi pa kami alam, yes,
We take our time, use our time wisely and productively, Panginoon, sa mga bata na sa magiging umpisa pa lang, Panginoon, nawa, even pronunciation, yung mga simple, yung mga karakter sa Bible, Panginoon, maintindihan namin lahat yung importante. Ibalas din namin ang aming buhay, mayroong academics, mayroong trabaho, may pera, may relationship, Panginoon, but importante yung relationship namin sa inyo, higit sa lahat, Panginoon, para magabayan ang other areas ng aming buhay. Unahin namin inyong katuwiran, inyong kadakilaan, inyong kabutihan, inyong salita, inyong knowledge, para magabay ng other things sa aming buhay, Panginoon, at maganda. Alam po, Lord, pagpalaan nyo rin aming fellowship at paspasan nyo aming kakainin. Maraming salamat sa naghahanda, Panginoon, nagpapatuloy na nag-provide sa aming bisita. Bago dito, Lord, kaya rin po mag-bigay sa aming magandang fellowship mamayang hapon. Matrain nyo iba na mag-host, mag-akay, Panginoon, sa ganyang bagay. Maging akayin yung ibang tao, Lord, sa pamamagitan ng salita din. Minsan, encourage sila sa aming way of life, sa aming enthusiasm sa inyong salita at sa inyong gawain, Panginoon. Hilang po, Lord, kayo magpapala, madakila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.